Umaapila ngayon ang Energy Department sa Security, Justice, and Peace cluster ng gabinete na payagan ng muli ang sinuspinding oil exploration activities ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinanatuloy ng isang security expert, baka may kamay rito ang China, lalo't may kasunduan ng ating gobyerno sa Beijing para sa joint development ng langis sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Pansamantalang ipinatigil ng Department of Energy ang oil exploration activity sa West Philippine Sea. Sakop ng suspension order na inilabas noong April 6 ang Service Contract 72 at 75 na matatagpuan malapit sa Palawan. Dahil dito, itinigil muna ng kumpanyang PXP Energy Corporation at subsidiary nito na Forum Energy Limited ang exploration activities doon. Paliwanag ng Malacanang. Galing sa Security, Justice, and Peace Cluster ng Gabinete o SJPC, ang desisyong suspendihin ng oil exploration activity sa West Philippine Sea. Pero hiniling na raw ng DOE sa SJPC na ikonsidera ang desisyon at payagan ulit ang exploration. The DOE sought reconsideration on the ground that under international law, a geophysical survey is perfectly legitimate activity in any disputed area. The DOE is still waiting for the decision on its requests for reconsideration. Ayon naman sa maritime security expert na si Professor Romel Banlawi, posibleng pinatigil ang oil exploration dahil sa security issues sa China. Nababahala raw kasi ang China sa unilateral activities ng Pilipinas sa Reed Bank. Lalo't may kasunduan na ang dalawang bansa noong 2018 para sa isang joint development ng natural gas at oil reserves na pwedeng makuha sa Reed Bank. Kaya tingin ni Banlawi, mahihirapan daw ang Pilipinas kung itutuloy ang sarili nitong oil exploration sa West Philippine Sea dahil hindi raw ito papayagan ng China. Ito rin daw ang posibleng dahilan kung bakit binuntutan kamakailan ng Chinese Coast Guard ang survey ship na kinuha ng PXP Energy Corporation sa May Palawan. Nababahala raw kasi ang China ngayong patapos na ang termino ni Pangulong Duterte at posibleng hindi matuloy ang joint development project. Kung hindi man matuloy ang joint development, mag-decide yung susunod na administration na magsagawa ng unilateral development sa area na yan, sa tingin ko ay may kahirapan. Dahil nga ang China, sa tingin ko, ay hindi niya papayagan na i-develop natin unilaterally yung area na yan, lalong-lalo na yung pinag-aagawang area diyan sa West Philippine Sea. Kinontra naman niya ni Senator Risa Hontiveros. Wala raw kasing karapatan ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nababahala rin ng senadora sa pagpapatigas sa exploration activities ng mga Pilipinong barko. Tila pagtalikod daw ito sa karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo. Naniniwala naman si Professor Banlawi na dapat ituloy ang pakikipag-usap sa China at sa iba pang claimant sa South China Sea. Ito ay para mapagkasunduan kung paano mapapakinabangan at paghahati-hatian ang energy resources doon. Tinatayang nasa 4 trillion cubic feet kasi ng natural gas ang nakadeposito sa Reed Bank. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.